Yes, cracking skin pork limpo. Yan ang lutuin natin ngayon mga kapatid. Susundan nyo dahil ibabahagi ko sa inyo ang step by step procedure, kaya medyo mahaba-haba yung oras natin dito kasi pinapakita natin lahat ng mga sekreto sa pagtimpla at pagluluto ng pork limpo natin. Dito tuturo ko sa inyo ang mga sekreto, lahat ng mga timpla kung paano magluluto ng pork limpo na super malutong. So tutok lang hanggang matapos tayo. Okay, simula na tayo mga kapatid sa ating pagluluto. So ito ang pork limpo mga kapatid. Kung sabihin natin pork limpo, yun ay tiyan ng baboy. So ito na yung mga sangkap natin. So ito, 2 kilo ng pork limpo, 3 teaspoon na asin. Kung ilan ang sukat nyo sa asin, ganun din gawin nyo sa MSG natin. Yun ang sekreto dyan para masarap. Pinibigay ko na sa inyo ang totoong timpla para naman kayo masiyahan sa sinishare ko sa inyo. Tapos yung crack na paminta, crack or powdered black pepper, bali 1 teaspoon, depende na rin sa inyo kung mahilig kayo sa medyo maanghang at saka medyo mabango. Damihan nyo, pero sa ganitong timpla, 1 teaspoon na black pepper ay okay na. At ito mga kapatid, garlic powder. Kung wala kayong garlic powder, yung garlic mismo na presko. Isang cloves or mga 10 piraso na maliit na ano, piraso ng garlic. Pwede na yon. So magsimula na tayo sa paghahalo mga kapatid. Ang muna natin yung lagay ay asin. Ano na natin? Lagay natin ay lagay nyo lang, distribute nyo yung asin. Pero imamasas naman din natin ito eh. Masas natin ito. Tapos yung MSG natin. Tutukan nyo mga kapatid hanggang matapos na sa pagluluto. Yung sekreto nito ng yung pagpalutong ng balat ay dapat matutunan nyo rin. Ituturo ko sa inyo kung paano. Hindi sa pag-iibag, masarap itong limpo natin. Saka yung powder, garlic powder. Mamaya, imamassage natin ito. Black pepper. Pwede rin ninyo ito lagyan ng kunting soy sauce mga kapatid kung gustuhin nyo. Pero actually, itong timpla natin, ito kasing mga asin, bitsin, ganito, mga powder. Pag imimix mo ito, i-rub mo ito sa laman ng baboy, mayat-mayat, ito ay magpuproduce ng juice dahil sa mga powder na nilalagay natin. So ganyan, i-rub natin ito mga kapatid. I-rub natin. I-rub nyo lahat ng party para manunuot ang sarap. Yung iba, ay hinihiwa nila dito. Hinihiwaan nila dito para tatagos ang timpla. Pero sa atin, manipis naman ito, pwedeng-pwede na. Okay? So, napakasimple lang ang paggawa ng pagtimpla ng pork limpo. Akalain nyo bang para nyo mahirap? Napakadali lang. Malaman nyo lang yung sekreto sa timpla. Kayang-kaya nyo yung gumawa. Yung pork limpo natin mga kapatid ay hindi ito sa oven. I-roast natin ito na uling. So, ito yung commercially available dyan sa mga lechon chain sa bansa natin. Ito yung mga uling yung ginagamit. Iba din kasi ang luto sa uling mga kapatid.
medyo ano siya, may kakaiba dahil dahan-dahan kasi pag sa uling. Kaya mapansin nyo, maraming mga limpo, uling talaga yung ginagamit pag commercial. Saka medyo mura din. Pag sa bahay kasi, dinuluto karamihan, oven. Pero sa atin, hindi rin ito sa oven. Pero magamitin natin ngayon mga kapatid ay yung mechanical roasting machine natin. Kasi, so ganyan lang mga kapatid. Iiwan natin to ng mga 2 to 3 oras ang marination niya. Ito na mga kapatid. Magluluto na tayo ng pork limpo natin. Ayan na mga kapatid. Nakatakang na yung limpo natin. So, dapat yung apoy ay medyo mas malayo ng kunti sa uling natin dahil bago pa, kailangang huwag nyo masyadong lapitan ng apoy mga kapatid, dahil pag masyado nyo palapit yung apoy, pumuputi yung banda ng balat. So pag napuputi siya, para siyang na tumitigas na hilaw pa, tapos naputi na. Bali na earlier yung luto niya, kaya maging puti niya. Pag maputi na yan, mahirapan na kayo magpapaputok sa balat. Kaya tandaan nyo, dahan-dahan lang yung apoy sa bago mga first 15 to 30 minutes, kasi it will take about 45 to 1 hour maluluto na itong limpo natin. So first 15 to 30 minutes dapat medyo malayo-layo yung apoy. Kung titingnan nyo yung haba niyan galing sa ground hanggang dyan sa may roaster is mga 8 inches yan. So pag tintuhog na yung limpo, mga distansya sa apoy at saka sa limpo nasa mga 4 to 6 inches. So dapat ganyan mga kapatid ha, tandaan nyo. And then slowly yung ano niya, kung wala kayong roasting machine, pwede ito sa mano-mano eh, maluluto din ito. So ganyan lang, hintayin natin na maabot ng 45 minutes at medyo matigas na yung balat niya, pwede na yung paputukin natin. So mayroon tayong kagawin dyan kung paano. So tatapusin nyo itong video para makita nyo kung paano natin ginagawa ang pagpaputok ng balat ng limpo natin. Ayan na mga kapatid, 15 minutes na yan. So let's do the math mga kapatid. Gusto kong i-share sa inyo kung maganda ba itong negosyo ang pork limpo. Bakit ang daming mga outlets na nag-sprout ngayon nationwide na nagbi-business ng lechon manok at pork limpo? So specific tayo ngayon, dito tayo sa pork limpo. Ipakita ko sa inyo yung computation ng limpo natin based sa 1 kilo. Ganito yan mga kapatid. Ang 1 kilo ng pork ngayon o yung tiyan mismo ay tag 210 per kilo dito lang sa amin sa Cebu. So kung 210 per kilo, hinahati natin yan kasi yung limpo natin is nasa 500 grams each. So 500 grams yung isang piraso niyan. So sa 1 kilo, hahatiin mo yan. So dalawa na. Remember, yung puhunan mo dyan is 210. Pag binibinta mo yan, isa, 205 each. So sa dalawa, sa 1 kilo, kasi dalawa yan eh, 500 grams, dalawang 500 grams, times 205, so 410. So yung kita mo dyan is 410 less 210 yung puhunan mo, mayroon kang kita na 200. Ano pang mga expenses natin? So halimbawa uling. Ang sa uling kasi mga kapatid, pag paramihan mas makatipid ka. So sample lang yung niluluto natin is
1 kilo lang. Lagay na, palagay na lang natin. 20 to 30 pesos ang uling. So, plus yung lamas natin, yung mga timpla, palagay na lang natin, aabot ng mga 20 pesos. Kasi ilan lang ba yun? Yung pepper, 5 pesos o 3 pesos lang yun. Yung garlic, palagay lang natin isang buo is 10 pesos yung pinakamahal. Yung asin, mura lang, bitsin, mura lang. So, sa isang kilo, yung overhead mo dyan is 50 pesos. Huwag na lang yung ilaw, naka isang oras lang naman yun. Pwede meron ng iman naman. Pang kuryente, lagyan mo lang. So, okay na siguro yung 50 pesos. So, 200 yung kita mo, less 50 pesos. So, meron kang net na 150. So, sa 150 na kita sa 210 na puhunan ay more than 50% yung markup mo. So, magandang business yun, diba? So, ganyan lang mga kapatid. At maraming salamat sa pag-subaybay nyo sa channel natin. Kung mayroon kayong gustong itatanong regarding sa ating mga pagluluto, kung ano-ano pa man dyan, mag-comment na kayo sa baba. Huwag nyong kalimutan mag-comment. Kasi willing naman akong magturo sa inyo. At saka, don't forget to subscribe, like, and share. At i-hit niyo ang bell button para every time mayroon akong videos na ipapalabas, manotify kayo kaagad mga kapatid. So, hihintayin na lang, malapit na yung maluluto. At ipakita ko na yung sekreto, paano paputukin yung balat ng limpo natin. So, promise, ituturo ko yan sa inyo lahat. Okay, titingnan nyo na mga kapatid ha. Titingnan nyo yung limpo doon, tsaka yung apoy, kung anong ginagawa ko. Yan ang sekreto para lumulutong yung balat ng limpo nyo. Titingnan nyo, tutukan nyo. Ayan, kita nyo. Hinalungkat ko yung apoy sa baba ng limpo natin. Bakit? Para mainit, may biglang mainit na apoy na babangga sa balat ng limpo natin. Ano na eh, matigas na yung balat. So yan ang palatandaan nyo. Pag matigas na yung balat, halongkatin nyo yung apoy sa baba para magkaroon siya ng biglaang malakas na init. And then, balikukunin mo yung tuhugan ng limpo at paano isalang mo sa direk sa apoy. Pero iistimitin mo rin, hindi masyadong matagal para di masusunog. And katulad yung ginagawa ko, minamanual ko yan sa init para magkakaroon ng bulaklak ang balat ng apoy. Tingnan nyo. So, ang ganda-ganda na. Yan. So, iikot-ikotin nyo ng dahan-dahan. Steady yung init niya para maging bulaklak yung balat niya. Ganyan ang sinasabi ko yung sikreto. Yan. Kasi pag kulang yung init na inilagay mo dyan, hindi yan puputok. So, hanggang maluto yan, yung balat ng limpo ay pala, plain lang siya, parang walang kabuhay-buhay. Okay? So, ganyan lang. Yan. I-focus natin. Oh. So, sana ay nakuha nyo yung sinasabi kong sikreto dahil ito yung pinaka sikreto sa paggawa ng limpo. At kung kakainin nyo yan, yung balat ng limpo natin, parang chicharon. Okay. Okay, so mga 15 minutes from now ay maluluto na yung limpo natin. At paghanda na kayo dahil pinapahanda ko na yung misa para sa mga bisita ko dyan. Pupunta na kayo dito dahil malapit na itong maluto at kainan na dito. So, huwag niyo kalimutan mag-comment sa baba yung may gustong itanong lahat-lahat parte sa limpo natin, kung paano paggawa, anong makina ginagamit, kung ano-ano ba. Huwag niyo kalimutan mag-comment sa baba. Okay? So, ito na. Luto na yung limpo natin. Hinahaon ko na. Yan.
Tingnan nyo. Ang sarap-sarap niya, di ba? Okay. Paikot natin. Lagyan natin ng cinematic effect. Oh. Okay, so sana'y nakuha nyo lahat na mga sikreto sa pagtimpla, sa pagluto. Sinishare ko nyo lahat. Yung gusto mag-business nito, comment lang sa akin sa baba. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At syempre, i-press nyo yung bell button na may sa all mismo para every time meron akong mga videos, ma-inform kayo kagad sa mga palabas natin mga videos. Okay? So, maraming salamat. Gutom na ako. Kanina pa akong tanghali hindi kumain. Masisira na ako nito. Okay, so bye-bye mga kapatid. At masaya-masaya ako kung mayroon kayong mga comment na ilalagay sa baba. At comment lang kayo ng comment dyan. Hindi ako magsasawang mag-reply sa mga tanong ninyo. Okay? Maraming salamat po.